Breaking news, grabe to, nabulabog ang Senado, Kongreso, matinding pasabog ni Alice Guo Ted Filon. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat News Updates. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila sadyang nagkalabasan na ng katotohanan. Ayan. Kahit ilang pilit na idinawit ang mga Duterte at kahit ilang beses na ginawa ng kaliwat ka ng kasinungalingan, di umano ay sadyang nanaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, kahit ilang testigo o star witness pa ang haharap sa hearing, ay hindi nyo mapipigilang lalabas at lalabas din ang buong katotohanan. Ayon pa nga sa isang kasabihan. Ayun yung naglabas sila ng testigo. Laban sa mga Duterte, di ba? Tapos yung testigo na yun, nagkunwaring patay para makatakas. May kaso pala siya. Di ba? Ang hilig-hilig nila kumuha ng testigo na mayroong kaso. Wala ba kayong kukuning testigo na matinutino? Para maidawit nyo lang ang mga Duterte sa isang kaso para bigyan nyo sila ng mantsa kung sino-sino na lang yung pinupulot nyo. Parang ano yan eh, may makita ka sa kalye, pwede ka bang tumistigo? Saan? Laban sa mga Duterte. Huwag ka na magsalita. Bigyan kita po 100,000, testigo ka. De. Kumbaga, di ba, pulot ka lang ng pulot. Paano namin paniniwalaan yung mga tao, yung mga testigong kinukuha ninyo kung yan ay may mga kaso? Di ba? Hindi ka panipaniwala, sila nga eh. Hindi nila mailigtas sa sarili nila eh. Di ba? Nagkakakaso sila ng ganyan. Tapos kukunin nyo pa. Wala ba kayong makuhang matinutinong tao na pwedeng magdiin sa Duterte? Paano namin kayo paniniwalaan? Kayo din yung humahanap kasi ng ano eh, ng dahilan para kami ay magsalita ng ganito sa inyo. 'Di ba? Wala na kayong ginagawang tama, basta maidiin niyo lang yung mga Duterte, maibagsak niyo lang, maisangkot niyo lang kung saan-saan, kahit kung sino-sino nakukunin niyo. 'Di ba? Tapos meron pa, dating drug lord. Ano ginagawa niyo pang testigo? 'Di ba? Parang idiin sila bato. Eh natural, idiin si bato noon. Yung mga Duterte noon. Eh na-perwisyon, negosyo na ni Duterte. Inerwisyon ni Duterte noon eh. Natural, syempre ngayon, babawi yun. Tingin nyo, maniniwala din kami sa sasabihin. Syempre, hindi. Nako, ginagawa nyo naman kaming tangay. Sadyang laging mananaig ang kabutihan laban sa kasamaan. Matapos subukang idawit ang nooy naging pangulo na si Rodrigo Duterte, buong pagkatao at lahat na kasinungalingan na plano umano ni Mary Ann Maslog o mas kilala bilang Jessica Francisco, tila binasag na at natimbog ni Senator Bato de la Rosa at ang mga senador sa pagdinig sa Senado. Oh, napalod yan. Kawawa, iyak yan. Tila laking sampal ng katotohanan kay Risa Hontiveros nang mabulabog ang di umano'y peking witness na si Mary Ann Maslog at nabulatlat at tinatagong baho matapos makalkal ito. Kala niya, kaskala kasi nila kapag naglabas sila ng mga ganyang klaseng testigo is mapapaikot nila ang Senado. Ang Senado, hindi po Kongreso yan. Siguro ko sa kamera nyo dinala yan, maaaring paniwalaan pa yan. Pero dyan sa Senado, no, may maniniwala dyan, dalawa, tatlo, pero sampu ang kukontra dyan. Babasahin talaga nila kung totoo talaga sinasabi niyan. No, kaya iba pa rin eh. Importante pa rin na meron tayong Senado, kaya nga gusto nilang mawala yung Senado eh. Kasi yung transparency medyo nakikita natin dyan sa Senado. Diba? Kapag nawala yan, lahat ng mga loko-loko sigurado matutuwa. Ng mga kasamahan niya sa Senado na mga senador sa hearing nang tinangka nitong idawit umano ang dating Pangulong Rodrigo Duterte
Matapos tila napahiya at walang napala sa nasabing hearing si Risa Hontiveros na sampal ng katotohanan at pinatitigil na umano ang nasabing hearing sa Senado. Oo, wala naman nangyayari. Magastos lang kayo eh. Po ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas update sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. Magandang araw mga kaibigan. Ayun, syempre bago natin simulan ang videong ito at bigyan ng reaksyon, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na ating matutunghayan ngayon. Walang iba kundi kay General Macanas. Ayan, syempre suportahan natin ang General's Opinion Viewpoints. Ayan, suportahan natin yan mga katunay si General Macanas. Ipagpatuloy natin. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ng DSWD, mismo ang secretary, na bawal pala ang mga politiko na magsama-sama sa pagbibigay ng ayuda ng DSWD. Oh, di ba? O yan ha, bawal daw yung mga politiko na sumama-sama na magbigay ng ayuda. Tapos may nakikita tayo, laging nagbibigay ng ayuda, sumasama. Hindi mo alam kung speaker o DSWD. Kaya ka, di ba? Bibigyan ka ng posisyon, speaker. Di ba? Ayaw mo pala nun eh. Gusto mo palang tumulong, gusto mo maging hands-on sa pagtulong, bakit hindi mo nalang kinuha, maging head na lang ako ng DSWD. Diba? O saan-saan pa natin pinaparating? Imbis na gumawa ka ng batas, iba yung ginagawa mo para ikaw na yung naging acting president, no? Eh bakit lantaran ang mga kongresista? Grabe, halos sa lahat ng ayuda ng DSW nandiyan sila eh. Kasi General Macanas, ang tingin kasi nila sa tao mukhang ayuda. Kwento mo sa pagong. 'Di ba? 'Yun ang tingin nila sa mga tao na makukuha nila sa lagay. 'Di ba? O bigyan ko kayo ng ganito, bigyan ko kayo ng ganyan, tulungan ko kayo, bigyan ko kayo ng 1 kilong bigas, bigyan ko kayo ng 3 sardinas. Is maaalala niyo na ako. Hindi po namin nagiging basihan yung ayuda na 'yan. Lalo na ngayon, wala namang mga kalamidad o epidemyang nangyayari sa bansa natin, nagbibigay kayo ng ganyan. Siguro yes, tatanggapin 'yan. Pero ang tao ngayon ay matalino, hindi na po kami ngayon bobo. Kaya nga sinasabi ko, kung ikaw magbibigay ka ng lagay sa mga tao ngayon, is nagsasayang ka lang ng pera, nagsasayang ka lang ng pondo. Kasi pagdating ng eleksyon, hindi mo alam kung ikaw ang iboboto. Diba? Sasakyan lang ang trip mo. Eh nagbibigay, di tatanggapin ko. Sayang din yun. Eh kahit naman ako, bigyan, tanggapin ko. Sayang din yun. Oh. Pero ang tanong, sigurado ka ba na ikaw ang magiging laman ng balota ko? Nababantayan mo ba ako? Diba hindi? Ganun nyo. Kaya nagsasayang lang kayo ng effort nyo. Magbigay kayo ng ganyan kung sakasakaling meron tayong kalamidad na hinaharap o epidemyang hinaharap. Pero yung ganyan, questionable talaga yan. May ibig sabihin yung ganyan. Diba? Nagbibigay ka, nakakapagtrabaho yung mga tao. Wala namang problema, hindi naman lockdown. Kaya alam na natin kung anong agenda yon para matandaan ang pangalan ng kung sino mang nagbibigay na yon. Kaso, never. So, mabuti na lang at nagkaroon ng Senate hearing na nabuking. Tinanong, bakit maraming politikong sumasama sa... May nagpupupok sa amin. May nagpupupok din kay General Macanas. Parang may gumagawang kapitbahay sa atin. Pagbibigay yun, ha? At ito, nasilip ni Ted Pailon. Ayun! Grabe! Yari kayo sa mata ni Kuya Ted. Kaya ako kay Kuya Ted, bilib ako dyan. No, although dati medyo salungat si Kuya Ted, pero ngayon talaga, ang lakas ng bawi ni Kuya Ted talaga. Kaya saludo ko kay Sir Ted Filon. Ayan, palakpakan natin mga katunay.
salamat at meron tayong nag-iisang Ted Pailon, yes, na may malasakit sa tambayan. Kumbaga, so, siya yung parang sa akin nakikita ko, siya yung parang isa sa mainstream media ngayon, nag-iisa sa mainstream media na talagang malakas ang loob, palaban, na binubulat-lat lahat ng kalokohan ngayon, di ba? Kaya okay ka, Sir Ted. Yan. Naging topic ni Ted Pailon sa kanyang programa tungkol itong paglabag ng mga politiko, yung pagsama-sama nila sa pagbibigay ayuda. Okay, parinig ko sa inyo ang programa ni Ted Pailon plus yung commentary ni Pinoy Views and Opinions. Secretary Cacelia, na para hindi mahalungan ng makulay ng politika, pinagbabawal ang mga politiko sa mga hangout po na ginagawa ko ninyo. Kasalanan ito ng mga kababayan eh. Naglagay ng politiko dyan sa DSWD. Ngayon, parang naging kampanya na ang pamimigay nila ng ayuda. Isipin nyo na lang. Mantakay mo, aga-aga nga ngayon ang kampanya eh. Kung saan-saan na nagdadadayo eh. Hindi naman... Diba? Kung saan-saan nagdadadayo, oh, namimigay ng kung ano-ano, para siyang si Willie Revillamin, kulang na lang mamigay ng jacket. Oh, ito cellphone, ito jacket, hey, 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 magpalakasan kayo ng hey, 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 ho, 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 kung sino pinakamalakas na gano'n, bibigyan ko ng 3,000 with free cellphone. Of 2 years, mga kababayan, 1 trillion mahigit ang kanilang expendable for the ayuda at ang mukha ng ayuda. Etong si Kamba, kasama na yan si ano, Budots King na si, diba? Nagsasayang ka lang ng pera, wala namang epidemya eh, wala namang kalamidad eh, bigay ka lang bigay ng kung ano-ano. Paano kung may dumating na gano'n, na wag naman sana, ano, ubus na pera natin, diba? Ang pera ng taong bayan, tinatago yan. Ginagamit yan kung kinakailangan. Diba? Lalong-lalo na sa emergency use. Para lang tayong ginagawa, para nag-aaksaya ngayon. Bunot dito, bunot doon. Wala namang problema kasi may mga nagbabayad naman ng buwis eh. Hindi naman mauubos to. Pero kung yan ay ginagamit sa matinong paraan talaga, alam mo, napakarami nating pera eh. Napakarami nating ipon. No? Marami tayong magagawa. Ang Pilipinas talaga, isa sa magiging magandang bansa talaga yan. Kaso ang hirap talaga humanap ng mga tao na ganun, na mangangalaga talaga sa buwis ng taong bayan, yung talagang gagamitin sa tama. Hindi nga, mga kababayan, na sa lahat talaga ng bigay-bigay ng ayuda, andun siya. At kasamahan nila mga kongresista. Oh, Diyos mo, bakit nandiyan? Wala na, hindi na ako believe kay ano eh, kay Budots eh. Wag na, hindi ko na siya tatawaging alias Pogi. Kasi siyempre ayokong dungisan ang isang magandang pangalan na naitatak ni alias Pogi sa Nueva Ecija. Nire-respeto ng tao yan. No? Pero kaya ang tawag ko na lang ngayon kay Budots. Di ba? Laging kasama, assistant eh. Ay nako, kahit sayawan mo pa kami na sayawan. Yan ng DSWD at bawal kayo dyan. Ma'am, sa ngayon po naglipa na ano, senador na kumakandidato, incumbent sa lahat ng AX at AKAP distribution na andun siya. Andun siya mismo, present. Si Kamba, si Bong Revilla, si Erwin Tulfo, mga kababayan, nandun yan lagi. Official po ng Kamara, congressman sa distrito, na andun po silang lahat, ma'am, sa kanilang ipinapakalat ng mga videos. At iyang-iyang mataba yan. Oh. Mga ano eh, no? Mga papel eh, no? Halatang halata talaga, namumulitik eh. Sko, huwag nyo nang bulagin yung mga tao sa ganyan. Sinasabi ko nga kanina, hindi nyo na mauuto yung mga tao kahit bigyan nyo ng bigyan. Yes, tatanggapin yan. Pero ang tanong yan, yung sa huli. Sure ba kayo na talagang kayo magiging laman ng balota nila? Diba? Parang insulto sa atin yan eh. Parang insulto sa atin. Yun lang ba ang katapat natin? Katapat natin, ang katapat ba natin ay maliit na halaga lang? Diba? Katapat ba natin ay 3 o 5 sardinas tsaka 5 kilong bigas lang? Para isugal natin ang kinabukasan natin sa mga ganong klaseng tao. Naku, mag-isip naman tayo, diba? Diba mga katunay? Tama ba ako mali? Hudas na yung mukha yan, oh. Palagi yung nandyan. Ang kanilang mga Facebook accounts. Siyempre, nagpapa-expose yan eh. Kailangan,
hindi niyo ako makalimutan. Hindi kita. Alam niyo kung gusto kasi ni Tams, 'di ba? Kung gusto ni Tams talaga na hindi siya makalimutan ng taong bayan, bakit hindi siya makiusap kay Coco Martin? Pwede ba? Baka maging effective. Oh, Coco, baka pwede mo akong i-extra diyan sa Batang Quiapo. Oh, 'di ba? Tegi na si Don Bakundo. O baka kailangan uli na isa pang dun-dun. O, di ba? Sabi ni Coco, ano magiging pangalan mo dito? Sige, sama ka dito sa amin sa Batang Quiapo. Anong magiging pangalan mo? Tawagin mo na lang akong si Don. Hey, hey, hey! Ho-ho-ho! Nasabi ni Ramon Montenegro, ikaw pala magiging karibal ko sa negosyo. Don! Hey, hey, hey! Ho-ho-ho! Corny. Sila mga kababayan, oh. Sa bawat payout mga kababayan na billions, ah. Umaabot po ng billions in just one day. Andyan sila lahat pero gastos po yan ang taong bayan dahil kumukuha po yun sila sa travel allowance sila. Yun nga masama eh, no? Namimigay sila, feeling kanila yung pera eh. Ang masarap talagang gumastos kapag hindi sa'yo yung pera. Diba? Parang pag binati sila, no? Maraming salamat po sa ginawa niyong pagtulong at pagbibigay ng pera sa amin, ganito. Gaganyan pa yan. Kala mo sa bulsa niya nang galing eh, no? Eddie, wow. Eddie ko sa bulsa niya nang galing, naghirap yan. I'm the government. Ano po ang inyong reaction doon, ma'am? Sagot! Gaya nga po ng in-intimate ko. Nakabulbulul. May previous interviews, mga pedigree. Nanginig na ang boses, mga kababayan. Eh, baka umiiyak na. Dapat si Rex Gatchalan ang kinastigo mo dyan, ano? Dead pylon, dahil siya yung bossing dyan eh, sa DSWD. Lagi natin sinasabi na we value yung partnership ng DSWD with the different stakeholders. Kabilang po dyan yung mga ano yung umiiyak? Parang umiiyak na yan, ha? Kasi yung mga mayor, yung mga governor. So, maaaring po silang pumunta. For what? For what? Maaaring pumunta? Kailangan ba talaga pumunta, mga kababayan, ang lahat ng mga kongresista? Ang sabi ay mga 200 plus 300 na mga kongresista sumabay sa payout. Distrito ba nila yan? Pantakin mo, hindi naman talaga nila dapat ano-ano. Hindi dapat sila sumasama. Di ba sumasama sila sa ganun eh? Di ba halatang siyempre nagpapa-expose? Di ba napakasama naman yung nagpapa-expose ka na nagpapa-expose? Dapat walang ganyan. Buti pa si BP Sara, hindi nagpapa-expose eh. Oh, pero nare-recognize ang taong bayan. Kayo nagpapa-expose kayo pero hindi pa rin kayo ma-recognize. Di ba ang sama nun? Si Tamba, late lang ang distrito niyan eh. Si Erwin Tulfo, si Budot Skin, DSWD ba yan? Ay, medyo nawala na. Nawala na. Ito, grabe no? Sinasamantala akala nila, pera nila yung ipinamibigay. Kaya lang, pera ng taong bayan yan, eh, ginagamit nilang pagkakataon para, ayun, may pakita na may ginagawa sila at nagbibigay ng ayuda. Tsaka ano eh, parang ang nangyayari, pinipilit nila yung mga tao na magustuhan sila. Di ba? Huwag nilang pilitin yung mga tao na magustuhan sila. Uulitin ko, gaya ng ginagawa ng mga Duterte, ni Sara Duterte, walang ginagawa ang vice natin, pero minamahal siya ng taong bayan. Hindi na yung lagi siyang nagpapa-expose sa mga tao. Tumutulong nga si VP Sara eh. Diba, may binibigay siyang kung ano-ano. Pero wala namang nakalagay na pangalan niya. Hindi katulad ng pinamimigay niyo, may mga pangalang nakalagay. Kung meron mga ipamimigay na tulong si VP Sara, nakalagay Office of the Vice President. Wala doon ang pangalan niya. Diba? Dapat kung kayo nagbibigay ng tulong, hindi niyo dapat nilalagay. Ang masama dyan, diba? Hindi mo naman pera, pero pangalan mo nakalagay doon. Diba? Ngayon, ang tungkulin mamigay ng tulong ang DSWD. Kaso nga lang, kahit DSWD namimigay, mukha nang jajaan pa rin. Present pa rin. Nandiyan na nga yung DSWD. Diba? Office of the Vice President ka, namimigay. Wala si Sara Duterte dun eh. Hindi nagpapa-expose eh. Nandudun lang yung mga tao niya eh. Tapos kayo, nang jajaan.
Eh samantalang tungkulin naman ng DSWD na ganyan, kung mamimigay sila-sila na, huwag na kayo sumama. Kailangan ba sumama? Ano yun? Hindi, binabantayan kasi namin, tinitignan namin kung ibibigay talaga eh. Wow naman. Protect the innocent. Parang protektahan nyo, kung gano'n, para sigurado, para naghinala pa kayo sa DSWD, gano'n. Kailan ba yun? Sa Davao ba yun? 3 months ago? Ang daming kongresista nagpunta. I think sa Tagum. Bakit mo uutuin pa nila mga taga Davao eh? Tapos ang inuupakan nila, Davao. Diba? Sa tingin ba nila, papabor sa kanilang sitwasyon? Oo, sige. Haharapin kayo ng mga nandoon sa Davao. Diba? Haharapin kayo niyan. Dahil taong nakikiharap yung mga taga Davao talaga. Pero wag nyo nang ambisyonin na ang mga taga Davao ay papabor sa kung anong gusto niyo mangyari. Kaano ang gastos ng I think more than 100 congressmen? Magkano ang gastos ng taong bayan? Yung pamasahin na lang nila. Oo, oh, di ba? Eroplano, hotel accommodation, pagkain. Lahat 'yan ginagastosan natin. Oo, tayo pa yung gumagastos dito sa mga 'to. Eh. Yan, minsan nakakatamad na talaga yung mga buwis-buwis na yan. Okay lang sana kung nagbabayad tayo ng buwis, nababalitaan natin, nakikita natin, maganda yung nangyayari. Kaso pag mga ganito yung nababalitaan mo, pag tayo hindi tayo nagbayad ng buwis, walang ipopondo itong mga to. Hihirapin tumakbo yung mga yan. Oo, sigurado. Bakit ka pa kailang mag... So, pwede, kung kailangan, yung district congressman, baka pwede pa. Kailang yung kongresista sa iba't ibang panig ng mundo. Yes. Pupunta pa. Ganon din, sa Tawi-Tawi. Oo. Oh. Ang dami rin pumunta doon. Nagbigay ng ayuda. Tawi-Tawi. Ang layo noon. So magkasunod yun eh, Tawi-Tawi, tapos Tagum, dami, more than 100 congressmen, and kasama din, mga senador. Oh. So, ito po, nakakalungkot na pangyayari. Ginagamit na sa politika itong ayuda. Ang dami na pong pera ng taong bayan na ginastos ng dahil lang sa okay naman. O kumbaga ngayon, no? Pero tayo ngayon, talagang, tayong taong bayan, aasahan na natin yung mga ganyang ayuda na yan. Mag-election eh. Siyempre, kailangan magpalakas. Makakatunay. Sige, tanggapin nyo. Kasi may karapatan kayong tanggapin yan, yung mga binibigay nila. Atin yan eh. Sa inyo yan eh. Sa ating lahat yan. Pera natin yan eh. Tanggapin nyo. Diba? Huwag nang hindi tanggapin. Pero alam nyo naman sa mga sarili nyo, kapag tinanggap nyo yan, alam nyo naman kung ano yung gagawin nyo sa mga susunod. Diba? Kaya okay lang tanggapin yan. Atin yan. Okay lang yan. Pero huwag kayong magpapautubas na basta. Siyempre, kapag binibigyan ka, may mga kasamang mabulaklaking dila dyan. Tulong din. In fairness, nakakatulong yung ayuda kasi nga, yung wala nang makain, nagkakaroon ng pagkain kailangan. Tama yun. Ano, yun ba ang mabisang solusyon sa kahirapan? Hindi. Ang ayuda, walang magagawa yan sa kahirapan para maiahon. Pantawid lang yan. Ang importante sa atin dito, trabaho. Taasan ang sweldo ng mga manggagawa natin. Dapat yung long term ang ipatupad nila. 'Di ba? Hindi yung mga ayuda-ayuda na 'yan. Nakakatulong lang 'yan para maitawid ang pangangailangan ng tao sa isang araw, dalawang araw. Pero ang kailangan natin yung mahaba talaga. 'Di ba? Walang gumagawa noon. Ilang linggo lang 'yun, pinakamatagal isang buwan. Yes, tama. So, ito na po ang legacy ng administrasyon ito. Ayuda administrasyon. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Banat News Updates at syempre natunghayan natin si Sir Ted kanina, no?
na pinakita ni General Macanas. At syempre ito yung binigyan natin ng reaksyon tong video ito na si General Macanas. Ayan kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.